Kapuso, bumuhos nga po ang emosyon ng mga kaibigan at kaanak ni Mang Dolphy. Pero naiibsan daw ang sakit dahil sa pagmamahal ng sambayanan sa hari ng komedya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tanging ang pamilya ni Mang Dolphy at malalapit na kaanak ang pinayagang sumilip sa kanyang labi bago siya tuluyang ilibing. Sa huling pagkakataon, lumapit si Shasha at ang mga anak ni Dolphy para pagmasdan ang mukha na hindi na nila muling makikita. Pasa ng bigat ng pamamaalam, pinalakas na lang nila ang loob ng isa't isa sa bawat yakap at paghawak ng kamay. Bukod dito, sabi ng pamilya ni Mang Dolphy, nakakabawas ng kanilang lungkot ang pagmamahal at pagmamalasakit ng sambayanan para sa hari ng komedya. Sayang si Erpat doon, kaya dasalan tayo sa kanya. Still pray kung ano para, or magpagabay tayo sa kanya pag tayo malungkot. Di man sila nakapunta rito sa libing ni Lolo, pero alam ko, mahal na mahal nila si Lolo. Minsan magkamali man lang ako ng mga de-depress ka. Tingnan mo lang, okay, dasal tayo, lo. Ganun lang. It's gonna be forever, yeah. 10 araw mula ngayon, gugunitain ng pamilya ang 84th birthday ni Dolphy. Balak daw nilang magsama-sama at bumisita sa kanyang puntod. Naihatid na sa huling hantungan si Dolphy, pero nag-iwan naman siya ng magagandang alaala sa mga taong nagmamahal sa kanya. Mga alaalang magpapangiti sa kanila ng mahaba pang panahon. Tito Dolphy ay isang taong makadiyos, kaya siya mabait sa mga tao. Until now, nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong na nagawa niya at saka sa maraming Pilipinos na napaligaya niya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.